Next medias po sa akin, balik ako na raw po yung talumpati dahil may pupuntaan pa ho. Pag nag-iabang pa tayo konti, baka rumabatukan din tayo ng tatay at nanay natin. Konti pagsisiyasat lang ang pabakigito yan. Sa bawat biyahe natin, kasama sa listahan natin ang mag-uwi ng mas maraming trabaho sa Pilipinas. Nitong September, kumatok tayo sa Estados Unidos para sabihin sa kanila, bukas nang muli ang bansa namin sa pagpasok ng inyong mga negosyo. Nang pumunta naman tayo sa Vietnam para sa ASEAN Summit, binigyan tayo ng katumbas ng 21 bilyong piso na pondo para sa umpisang road upgrading project ng DBWH. Ito po'y binigay sa atin, ay pinahiram sa atin ng gobyernong Hapon. Sa Makatwid, saan man tayo pumunta, bawang positibo ang tugon ng mga bansa sa mapagsusumikap natin. Ganado ang buong mundo na tumulong sa pag-ahon ng ating bansa. Pumapalo na po ng 42 hanggang 43 pesos ang palitan natin kontra sa dolyar. Siyempre, ayaw natin buwaba ang halaga ng mga remittances nyo. At ayaw din ng mga exporters na masyadong mataas ang halaga ng piso. Ngunit ang pagtaas ng piso ay nakakatulong din naman sa kabilang panig sa ating mga importers dahil mas abot kaya ang mga produkto at materyales na binibili nila mula sa ibang bansa. Gusto nating gawing balanse ang ekonomiya para sa interes ng karamihan. Ang pagbababa ng dolyar ay isyu hindi lamang sa ating mga Pilipino kundi sa ibang mga bansa na nakikipagpulong dito sa Japan para sa APEC Summit at sa Korea para sa G20. Nakikipag-ugnayan tayo ngayon sa mga karatig bansa natin para pag-aralan ang mga hakbang para kontrahin ang biglang pagtaas at pagbaba ng halaga ng ating mga pananalapi. Inaayos na po natin ang burokrasya para hindi na tayo bumalik pa sa bulok na kalakaran. Kung dati ay tila habang buhay ang pagre-rehistro ng negosyo, ngayon po sa loob lamang ng 15 minutos, pwede nang umarangkada ang inyong ipinuhunan. Pinapalakas din po natin ang ugnayan ng mga pribado at publikong sektor ng bansa. Kung dati ay nagbabaliwala ang mga industriyang nagkukusang loob na tulungan ng gobyerno, ngayon po ay inaalagaan natin sila gaya ng pangangalaga rin nila sa kapakanan ng ating mga kababayan. Malawakang bayanihan po ang nangyayari sa Pilipinas. Nakikilahok ang karamihan at sama-sama silang tumutulak tungo sa kaunlaran. Bahagi po kayo ng pagsulong na ito at huwag po sana kayong magsawa sa pagtulong sa ating bayan. Ang tagumpay ninyo sa iba't ibang larangan dito sa Japan ay isang nagpapatibay sa ating pong lahi. Kung mapapanatili nating mahusay at maganda ang mga serbisyo at produkto ng mga Pilipino sa ibang bansa, hindi na natin sila kailanganing hikayatin pa. Agad silang maiinganyo at kusa silang mamumuhunan sa ating bansa. Hindi po ba? Balita ko, at nasabi na nga ako kanina, nais niyong magtayo ng tahanan dito sa Japan. Kung saan ipupunla natin ang mayamang kultura nating mga Pilipino sa mga kabataang isinilang at namulat na po dito. Mahalagang mapatatag natin ang pundasyon ng ating pagka-Pilipino saan mang panig ng mundo. Walang ibang magbabandila sa ating lahi kundi tayo-tayo rin lang. Kaya naman po, lumaki man sila dito sa Land of the Rising Sun, itatanim at pagyayabungin natin ang pagiging tunay na Pilipino sa kanilang puso at isipan. Ito po ay gusto kong uuhan na ngayon pa lang. Kaya lang po. Kaya lang po, pinaalala sa akin, yung minimum wage raw dito, mas mataas pa sa sweldo ng Pangulo ng Republika. Pero ito, asahin nyo, marami po kayong concerns. Nandito po ang ating kalihim ng ugnayang dayuhan, no? Secretary of Foreign Affairs, sinataas ako po siya para pag-aralan at sa lalong madaling panahon, sana magkaroon ng kaganapan dito. At paalala ko lang po sa inyo, siyempre dito, hindi na po presyong Maynila.
presyong Tokyo na po dito ang usapan. Pero kung meron hong paraan, umasa ho kayo, gagawin natin para naman magkaroon na kaganapan yung inyong inaasamasan. Napagalaman rin po namin na may dumadaing sa remittance service dito po sa Japan. Maliban kasi sa mahirap na proseso ng pagpapadala, mahal pa raw ang sigil ng mga bangkong Hapones. Imbis na matanggap raw ng buo, malaki-laki raw yata na babawasan patuloy ang mga inalalaan na ninyong pera para sa inyong mga mahal sa buhay. Para matulungan kayong ipababa ang gasto sa pagpapadala ng pera, nagkasundo ang Land Bank of the Philippines at ang Japan Post Bank na gawing mas mabilis, mas ligtas at mas mura, hindi lang... hindi lang ang pagpapadala ninyo ng remittances sa ating bansa, kundi maging ang pagtanggap ng inyong pamilya sa inyong pinaghihirapan. Sa darating na Enero 17, 2011, maaari na po kayo daw, at kung hindi humangyari yun, akong maninisi kay Secretary Pulvisma, magpadala sa pinakamalapit na branch ng Japan Post Bank at mas mabilis itong may papasok sa Land Bank account. At matatanggap ng inyong pamilya saan man Land Bank branch sa Pilipinas. Kung okay na po kayo, papaalam na po ko. Halos isang dekada, binulag ng kadiliman po ating bansa. Ngayon, maaari na nating sabihing tapos na ang makulimlim na bahagi ng ating kasaysayan. Na binalot ng kapalpakan, katiwalian at pagkukonsinte sa mga kamalian. Abot tanaw na natin ang bukang liwayway. Na matagal natin hindi nasilayan. Marami man silang pilit na buwabalakid sa pagsilip ng liwanag, nakahanda po tayong labanan at tuluyang tapusin ang bulok na kalakaran. Hindi tayo mag-aakse ng panahon habang humahakbang papalapit sa maliwanag na kinabukasan. Wala pong makakapigil sa tuloy-tuloy na pag-aarangkada ng ating bayan. Yeah! Ang inaasahan ko lamang po sa inyo ay ang inyong patuloy na suporta at pakikiisa sa ating mga inalalatag na reforma. Hinding-hindi po maliligaw ang inyong pamahalaan. Patuloy po tayong gagabayan ng inyong pagtitiwala at malasakit sa bayan. At bago po ako magtapos, alam mo nyo, kuminsan mahirap talaga kumuha ng impormasyon. Dito po sa Japan, marami po tayong napag-usapan, pati na po yung mga travel advisory na ilapit ko po kay President Obama at mga iba pang ugnayan sa iba't ibang mga leader ng mundo. Pero ang nailagay po sa diary dito ay yung aking po love life. Kung pwede ho, noong kausap natin yung mga kumpanyang Hapones, ang laki po nang i-invest sa ating pumbansa. Na libo-libo na naman pong mga trabaho ang mangyayari sa ating pumbansa. Ang laki itutulong sa ating bansa. Eh baka pwede naman yung love life ko ipabayan na lang sa akin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo lahat.